Mga kabalita, yan po ang nakuna ng pagbuga ng lava kagabi ng Bulkang Mayon. Ang tawag po dyan ng FEVOX, slow effusion o mabagal na paglabas ng lava mula sa bunganga ng Mayon. Sa ngayon po ay nasa alert level 3 pa rin ang bulkan. May namataan ding incandescent rockfall o nagbabagang mga bato mula po sa summit crater. Sandali ring namaga ang Bulkang Mayon. May mahigit 30 volcanic earthquakes ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Samantala, update na po tayo sa sitwasyon sa Bicol. Ngayon pong may nakunang slow effusion ng lava ang Bulkang Mayon. At kamusta rin po kaya ang mga residente natin doon? May balita live si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Bicolandia. Jessica? Connie at mga kabalita, mahigit 3 buwan na nga ang nakalilipas mula nang mag-alboroto ang Bulkang Mayon dito sa Albay. At sa ngayon, patuloy pa rin ang pagluwa nito ng lava. Bandang 8:49 kagabi, nakuhanan sa IP camera ng FEVOX sa Mayon Volcano Observatory ang slow effusion o mabagal na pagdaloy ng lava mula sa crater ng bulkan. Mas visible lamang ito kagabi. Ngunit paliwanag ni Dr. Paul Alanis, kung pag-uusapan ang aktibidad ng bulkan, patuloy naman ang paglabas ng lava mula sa bulkan sa nakalipas na 3 buwan, maging ang rockfall events at pagdaloy ng pyroclastic density currents o uson. Bagamat mababa na umano ang posibilidad na magkaroon pa ng malakas na pagsabog o explosive eruption, nakataas pa rin ang alert level 3 dahil sa uson na delikado para sa mga tao at hayop na papasok at mananatili sa permanent danger zones ng bulkan. Ayon naman sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, wala naman silang natatanggap na reports kaugnay sa paggalaw o muling evacuation ng mga pamilyang dinecamp na sa ilang mga apektadong bayan. Continuous pa rin naman po yung paglabas ng lava, mas visible lang yung paglabas. Pero in terms of yung activity, patuloy pa rin, alert level 3 pa rin. Po yung possibility na magkaroon ng pagsabog, malakas sa pagsabog, na eruption, bagamat nandun pa rin yung possibility na yun, pero mababang mababa yung possibility na yun. Sa ngayon, Connie, patuloy pa rin ang ginagawang close monitoring ng FEVOX para sa mga posibleng pagbabago o significant changes sa aktibidad ng Bulkang Mayon at gayon din ang pagiging o pananatiling naka-alerto ng MDRRMOs at iba pang katuwang natanggapan dito sa probinsya ng Albay. Connie? Yes, Jessica, dito sa karatig ng mga bayan ng Taal, nagka-experience kami nung VOG, ano? Pero dyan ba, bukod dun sa lava, Jessica, meron din bang tayo na kumbaga naaamoy na VOG o yung volcanic smog? Ayon nga, Connie, sa FEVOX ay mas mababa na rin yung mga aktibidad ng Bulkang Mayon since nag-start itong mag-alboroto noong Hunyo. At sa ngayon, dito sa mga karatig na bayan naman ng Albay, ay wala naman sa ngayon na reported na nakaka-experience nitong possible na nakakaamoy ba sila noong fog o yung smoke mula sa bulkan. At sa ngayon, patuloy din ang ginagawang monitoring pero sa ngayon nga ay wala namang reports patungkol dito. Connie? Yes, madagdag ko lamang din yung mga kung sakasakali magkakaroon nga ng evacuation centers. Handa na ba ang lahat para dito, Jessica? Sa ngayon, Connie, nananatili pa rin sa 22 evacuation centers yung mga apektadong pamilya o yung mga nakatira doon sa 6-kilometer permanent danger zone. At sa ngayon, since nga nasa alert level 3 pa rin ang Bulkang Mayon, ay naka-alerto pa rin at nakahanda pa rin yung mga ginamit na evacuation centers sakali man na kailanganing bumalik dito ng mga dinecamp na pamilya. Alright. Maraming salamat sa iyong update sa amin at ingat kayo. Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Samantala, ito naman ang balita ko sa Mindanao. Hinikayat po ng Cagayan de Oro LGU ang mga residente roon na magsuot ng face mask. Dumarami raw kasi ang influenza-like illnesses doon. Sa executive order na inilabas ng LGU, pinapaalalahanan po ang lahat na sumunod sa minimum public health protocol sa mga pampublikong lugar at transportasyon. Mag-social distancing, maghugas ng kamay at sundin ang tamang gawain kapag umuubo. Paraan daw ito para makaiwas rin sa hawaan ng sakit.
Ilang eskwelahan din po ang nag-online classes muna sa lungsod dahil sa dami na nagkakasakit na estudyante. Pero nilinaw naman po ng DOH Region 10 na walang Nipah virus na nakapasok na sa rehiyon. Napaka-importante ho ngayon, especially no, na ating pong pakakatutukan ng ating kalusugan. Itong mga nakalipas na araw, hindi lang dyan sa Mindanao area, no, kundi dito rin mismo sa atin po sa NCR, marami talaga yung nag-online classes dahil nagkakahawaan po ng ubo at sipon. Kaya mamaya, antabayanan ho natin, ano, dahil may makakausap po tayong doktor tungkol dyan para gabayan tayo. Ayan. Samantala, alamin natin na bukod syempre, alam natin na marami-rami ho ngayon nagkakasipon, ubo, pero baka dahil din naman ito sa ating panahon kaya. Alamin na natin mga kabalita kung yung low pressure area na binabantayan ba natin may kinalaman din, di ba? Dito sa pabago-bagong panahon at syempre yung mga sakit na yan. At ano ba magiging weekend kaya natin? Katrina Son! Yes, Connie, magandang umaga. Magandang umaga. Sasagutin natin yung sinabi mo kanina, ano, mga kabalita. Yung isang LPA nagpapaulan na sa bansa, habang yung isa naman posible raw maging bagyo, sabi yan ng PAGASA. Pero syempre, ang full report ko abangan mamaya. Yeah, syempre aabangan namin talaga 'yan, ha. Ito, alamin naman natin mamaya yung mga presyo. May good news naman ako ha sa ating mga motorista dyan. Posible hong masundan daw ng isa pa na oil price rollback ang ipinatupad nito pong Martes. Ha? Sabi po yan ni Department of Energy Secretary Rafael Lotilla. May downtrend daw kasi sa presyo nito sa global market nito pong Lunes at Martes. Pero huwag daw naman masyadong umaasa ha. May iba pa raw kasing factors na nakakaapekto sa oil prices bago malaman kung may rollback sa susunod na linggo. Ang tip ni Secretary Lotilla, eto, mag-commute muna o bawasan ang hindi importanteng biyahe para po daw tayo ay makatipid. Eto na, may kasama na ako sa wakas. Bigla na lang sumusulpot, ano? Parang, pasensya ka na, Connie, ha? Parang napadaan kabuti lang ako, eh, bakit ka ako? Hindi ako mag-anchor na rin. Oo nga naman. Oo, sayang na may Amerikana ko. Eh, kanina, di ba, nalabas na ba ito? Na-laundry na ito, nadaan ako. Wala kasama si Connie, aso si Rafi. Ako na nga muna ulit. Mabuti naman, napakabuti mong kaibigan. Thank you, nagpakapit pa kayo. Eto, ha, budget muli tayo, ha, mga mare at pare. At syempre, Mark, ito ha, nagmahal po ulit ha ang presyo daw ng itlog. Eh di apektado tapsilog mo. Oy, naku, sinabi mo pa. Eh, ikaw ba, ano ba ang breakfast mo kanina? Lahat naman may itlog. Na? Kahit naman nagtuyo lang ako, initlogan ko pa rin, di ba? Sunny side up ba yan? Ano bang gusto Sunny mo? Sunny side up ako, pirme. Pirme? Gusto ko yung crunchy yung paligid pero basa yung pula. Ayan, galing mo ha. Ang mga egg retailer, syempre, umaaray, hindi lamang tayo, sa tamlay ng benta. Mm-mm. Balitang hatid sa atin yan ni James Agustin. 200 pesos na ang kada tray ng extra small na itlog sa tindahang ito sa Santa Cruz, Maynila. 210 pesos ang small size, 220 pesos naman ang medium, at 230 pesos ang large. May mabibili ring extra large na 240 pesos kada tray, habang yung jumbo ay 250 pesos. Mas mataas yan ng 10 piso sa presyo noong nakaraang linggo. Ang bawat tray may 30 piraso ng itlog. Sabi ng mga nagtitinda, mag-iisang buwan na raw mataas ang presyo ng itlog. Sabi po ng farm, kulang daw po sa supply. Tapos mataas daw po ang mga ang gasolina, ganyan, mga feeds. Yan po ang sabi nila. Dahil malaki ang itinaas, medyo tumumal daw ang bentahan. Mga sukay namin, konti-konti na lang yung kinukuha. Dating 50 case, ngayon 20 case na lang. Halos kalahati mahigit ang nawala po. Ramdam na mga negosyante ang epekto nito. Si Mark na may tapsilogan sa Navotas, tatlong tray daw ng itlog ang nauubos kada araw. Kung ano yung mura, kung ano yung available na mura. Tapos ngayon kapag medyo mataas, wala kayong magagawa. Kasi hindi naman pwede magtaas agad ng, ano, ng paninda namin. Kasi yun yung ano eh. Kumbaga yung sa menu namin, yun na yung standard eh. Dito rin namimili si Wilman ang kanyang paninda na ibinebenta sa talipapa sa Barangay Tatalon, Quezon City. Naiintindihan naman daw ng kanyang mga suki na bahagya siya nagtaas ng presyo. Pag nagtanong sila ba't ang taas, siyempre sasabihin ko tumaas kasi eh. So kailangan ko magdagdag ng kahit sentimos lang, no? Para makabili rin yung iba. Mas mura naman ang 10 piso kapag wholesale
o 6 na tray patas ang bibilhin. Iniinda rin ng egg retailer sa Batangas City New Market ang tumal ng benta. 5 piso na ang itinas nila kada tray. Limitado raw ang delivery ng mga itlog sa ilang pwesto. Kaya para mabigyan ng iba pang retailer, hati-hati ang delivery ng supplier. Paliwanag sa kanila ng mga supplier, calling season ngayon. Sabi ng Philippine Egg Board Association, nakararanas nga raw ng mahinang produksyon ngayon ng itlog. Maraming tumigil eh, nagkasakit. Pagkatapos yung ibang nalugi, nagbawas ng alaga. So matagal nang nalulugi yung egg industry. Yung mga kukunti ang kapital, tumaas yung cost of production, nagbawas na sila. Ayon pa sa Philippine Egg Board Association, nakapako pa rin sa 6 pesos and 20 centavos ang ipinatutupad na farm gate price kahit pa nabawasan ang egg production. Positibo naman ang samang industriya ng agrikultura o SINAG na mananatiling matatag ang supply at presyo ng itlog hanggang Disyembre. Yan ang balita ko, James Agustin ng GMA Integrated News. Hindi, nagulat lang ako kay Mark Salazar, namiss mo naman kami agad. Hindi, sabi mo, di ba ang sabi nga natin, sabi. Ano po yun? Ang oh, sabi ko, mga mare at pare, ito na ang hottest at latest pinag-aaralan ni former beauty queen Maggie Wilson ang posibleng legal action laban sa content creators na naninira sa kanya at sa kanyang kumpanya. Sabi ni Maggie sa IG, tukoy na nila ang creators at organizers na sangkot sa pag-atake sa kanya. Marami na rin siyang natanggap na messages tungkol dito na ipinapasa ang sisi sa iba. Hinikayat niya na ang ibang creators na lumantad at magpadala ng screenshots. Yon ang magiging batayan nila kung isasama nila ang creators sa kanilang legal action. Dahil sa isyung yan, trending si Maggie sa Twitter o X Philippines. Heto, non-stop support naman ng mga ARMY dito. Si BTS Jungkook kasi may pakilig na teaser sa bagong MV. Ichichika ko yan mamaya, dyan lang kayo. Thank you, Maring Aubrey. Thank you. Ito na ha. Uy, alam mo ba, Mare, ito, Mark, dahil napadaan ka naman. Bakit? 88 days na lang Pasko na. Binilang ko yan. Ayan pala, nakapang Pasko tayo. ang ganda ng kaya, Christmas tree. Kanya-kanyang paandan na rin, ha? Yung mga pagde-decorate, syempre, ng iba't ibang establishmento sa bansa. Diba? Ay, ito pala. Diba? Kita mo? Oo, yung 88 nila. Tulad ng bakery sa Quezon City. Nakita mo yon? Nakita ko na daanan ko. Tingnan mo. Mala Christmas Wonderland na display ang bubungad po sa mga pumupunta roon. Bida riyan ng iba't ibang carnival rides tulad ng carousel, flying fiesta at Ferris wheel. May toy store at bullet train din, oh. Ang galing. Pandemic daw nang simulan yan, kolektahin ang may-ari. Yung mga pinapakita natin yan, nagsisilbing pantanggal stress na nga naman daw sa mga tao. Kahit nga tayo nanunood lang, di ba? Pwedeng makita yan mula 7 p.m. hanggang 10 p.m. Saglit lang, 3 hours lang. Talo ka pa sa traffic. Hindi, palay mo, nandyan ka na sa lugar. Dumaan ka na. Malapit lang naman. Mga kabalita, sa Ilocos Norte, ikinaalarma po ng Provincial Health Office ang pagtaas ng bilang ng mga namamatay ng dahil naman sa rabies. Mula Marso hanggang Setyembre ngayong taon, 12 na ang naitalang nasawi. Sabi po ng PHO, isang residenteng 90 taong gulang ang pinakahuling namatay ng dahil po sa rabies. Isa po sa nakikita nilang problema ang hindi agarang pagpapagamot ng mga biktima sa ospital. Sa ngayon, paubos na rin daw ang supply nila ng bakuna kontra rabies. Humingi na rin daw sila ng tulong sa Department of Health. Ang rabies po nakukuha sa kagat ng isang hayop gaya ng aso. Sakaling makagat, hugasan ho agad ang sugat gamit ang sabon at tubig ng 10 minuto. Lagyan ng alcohol kung kinakailangan. At syempre, pumunta po sa pinakamalapit na ospital o Animal Bite Treatment Center at magpakonsulta sa espesyalista. Pero paalala natin, hindi lang yan kagat, ha? Pati ho, kalmot, di ba? Yes, kalmot ng pusa o ng iba pang hayop. Pusa, daga, pwede din. At hindi ho sila lahat may rabies, ha? Hindi naman lahat. Baka naman pandirihan nyo lahat sila. Pero, hindi naman, maigi na na kapag kayo ho ay nakagat ng hindi nyo kilala, di ba? Na aso, pusa o kung ano man yan. Animal Bite Center agad. Yes, huwag nang patagalin. Mm-mm.
mga kabalita, isa sa dalawang binabantayang low pressure area ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Sabi ng PAGASA, ang trough o extension nga nito nga na sabing LPA ang nagdadala ng pag-uulan. Huling namataan ng LPA, 800 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Nasa loob na yan ng PAR. Ang good news, posible raw na mag-dissipate o malusaw itong nasabing LPA ngayong araw. Ang isa sa binabantayan pang LPA, ito yan ano? Namataan naman yan, 1,850 kilometers silangan ng southeastern Luzon at nasa labas na ng PAR. Sa mga susunod na araw, posible rin itong pumasok sa PAR, sabi ng PAGASA. May tsansa ang nabanggit na LPA na maging isang bagyo sa darating na weekend base sa wind forecast ng Metro Weather. Inaasahang lalapit ito sa extreme northern Luzon next week. Sa mga susunod na oras, malaking bahagi ng bansa ang uulanin. Dito yan. May nakikita kayong nagkukulay orange at red sa ilang lugar sa northern at southern Luzon, western Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ibig sabihin niyan, posible ang heavy to intense rain sa mga nasabing lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Kaya dapat mga kabalita, maging alerto ang mga residente. Asahan ding muli ang ulan ngayong araw dito naman sa Metro Manila. Ako po si Katrina Son. Iyan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, anuman ang panahon. Eto mga kabalita, sino ha sa inyong mga kabahay ang nagkasipon kamakailan o kaya hanggang ngayon? Taas ang kamay, di ba? Yan. Ako. Aba, wag ko kayong magtaka dahil sipon season pa raw kasi ngayon. Napinsan mo kamo kasi Diyos. Ang slow ko ha kasi Connie season. Ayan. Flu season. Gumapang pa na konti. Okay, okay. Kaya pala ganun. Para matulungan tayo sa pangangalaga ng ating kalusugan ngayong colds at flu season, nakasalang sa balita ko, si Dr. Norman Mendoza, isang ENT o ear, nose, and throat surgeon at chairman ng Philippine Academy of Rhinology. Rhinology po ang branch of medicine na tungkol sa mga kondisyong nakakaapekto sa ating ilong. Good morning po, Doc, at welcome po sa balita ko, Doc. Good morning! Good morning po sa inyo at sa inyong mga viewers sa GTV. Good morning. Oho. Ay, Doc, bakit ba mas marami nga ang nagkakasipon ngayong panahon na to, September onwards? Doc? Doc? Aba, hindi ako naririnig yan. I'm sorry, yung audio mo naging choppy. Ah, sige, okay. Ulitin ko. Can you repeat that, please? Opo, Doc, bakit itong panahon na to mas marami ho ang nagkakaubo sipon? Itong September, Bermans, towards December. Ay, mukhang nagkaka-problema tayo at naghang ata ang ating komunikasyon. Your audio is a bit choppy. I cannot understand. Sige po, Doc. Susubukan ho natin na ayusin muna ang ating audio para mas magandang ating usapan. Ano? At marami nag-aabang dito eh. Di ba, Mark? Ay, kasi observation natin ito eh. No? Yes. Na palaging hawaan. Ganyan. Oo, mabilis pa naman ang hawaan sa mga bata niyan. Di ba, sa eskwelahan. Samantala, balikan na po natin si Dr. Norman Mendoza, ang ating ENT specialist and surgeon. At welcome po muli sa balita ko, Doc. Doc, malinaw na po yes. kami. Malinaw na. Yay! Oh, malinaw na. Ay, very good. Ngayon. Apo, yung first question, Doc, bakit ba ito observation na marami sa atin? Mas marami inuubo, sinisipon, ito pag Bermans, hanggang ano na yan, January, February, basta itong Amihan season. Bakit ho ganun? Amihan season is really the flu season, ano? And as you can see in the past few days or even weeks, ang weather natin ay paiba-iba. Nakakaroon tayo ng heat index na umaabot ng 40. Tapos biglang uulan ng hapon o kaya uulan ng madaling araw. And then lahat ng mga bagay sa paligid natin, puro basa. Masama niyan yung mga kababayan natin na ano, nagko-commute, nababasa ng ulan, yung mga nagbomotor. So basically, lahat yan nagkakaroon ng masamang epekto sa kalusugan natin dahil hindi talaga sanay ang katawan natin sa pagbabago-bago ng klima. Opo. Pero Doc, napansin kasi natin, di ba, na ngayon talagang panay-panay ang hawaan, ang ubo, sipon, lagnat, trangkaso, yung mga ganyan, di ba? Pero ang sinasabi, ito yung syempre, nagagamot ng kusa, di ba? After 7 days or so. Pero kailan kailangan na magpatingin na sa doktor na tulad po ninyo?
Okay. Normally, ang common cold will last about mga 4 days. Ano? Pinakamabilis sa siguro yung 3 days, ganyan. With adequate hydration, rest, and eating the right kind of food, gagaling naman kaagad. Mm. Pero kapag ang karamdaman mo ay lumampas na 5 araw, ayun. At medyo hindi ka pa rin nakakapasok sa trabaho, mahina pa pangakatawan mo, at medyo nadadamay na yung lalamunan at saka yung dibdib mo at inuubo ka na, wala ka nang gana kumain. At siyempre kung sumasakit na rin yung ulo mo ng tuloy-tuloy, indikasyon niya na dapat makita ka na ng doktor. Oo. Ay, ngayon kasi dahil dito sa yung COVID ba, ngayon ba dapat ba pag meron tayong ganito mga sintomas, nag-COVID test pa ba? Does it matter pa kung para mag-COVID test pa tayo at i-treat as COVID all the time? Yeah. Sabihin na natin na ang COVID testing is widely available. Sa tingin ko, kailangan lang tayo maging observant sa mga symptoms natin. Ang COVID kasi, lalo na doon sa mga nakakaroon ng COVID kahit na may bakuna na, ang course ay medyo matagal. Mm-hmm. At maaring mas malala pa yung mga symptoms kagaya ng sakit, kakaibang sakit ng ulo, panghihina, at saka pananamlay ng katawan. Tuloy-tuloy na to sa ubo. Minsan meron pa rin problema sa pang-amoy. So, ang mga kababayan natin ay importante pa rin ang mabigyan ng abiso na tuloy-tuloy pa rin ang pagsuot ng face mask, especially kung nasa mga crowded places. Kasi hindi lang naman talaga COVID ang may iwasan dito. Mm. Sa tanong mo tungkol sa paggawa ng test, obserba ng mga ilang araw. Okay. Ngunit kapag siya ay tumagal pa namang 5 araw, prudent na rin siguro na magawa ng testing para na makasiguro. Ay nako, ito naman Doc, 'di ba last week lamang napakalaking balita po nung VAG, 'di ba, na experience diyan po sa area malapit sa Taal at saka yung litmus ko sa atin, smug naman, 'di ba, sa NCR. So anong effect nito pagka ikaw ay nakalanghap una ng VAG, no? Sa kalusugan po natin, sa sinuses natin, bahagi ng respiratory natin. Yeah, actually ang main component kasi ng volcanic smog or VAG is sulfur dioxide, ano? So ang sulfur dioxide is mostly absorbed in the nasal mucosa. Kaya ang mga tao na na-expose sa VAG will mostly have upper respiratory symptoms. Susunod na dyan yung lower respiratory symptoms, pero very prominent talaga na mag-umpisa na magkaroon ng symptoms ng sinusitis sa mga pasyente merong heavy exposure sa volcanic smog, ano. Ngunit meron na akong dadagdag na detalye. Nabigyan tayo ng mga impormasyon na karamihan ng smog, volcanic smog na pumalat mula sa Bulkang Taal ay nasa ibang direksyon ang punta at hindi sa Maynila. Kaya ngayon, para nagiging palaisipan kung yung naramdaman ba natin na smog over Metro Manila itong mga nakaraang araw, is it due to the volcanic ashes of Taal, or is it really coming from the pollution. Exhaust of the pollution in Metro Manila? Because as you well know, Carmageddon na ulit tayo ngayon, ano, yung traffic natin parang balik na ulit sa pre-pandemic levels, and of course that equates with a significant increase in pollutants in our air in the metropolis. So hindi natin alam, baka ito ay kagagawan din naman talaga ng usok bala sa mga sasakyan natin. Oo. Ay, kung halimbawa, magmamask, ayan, no, kagaya ganyan, no, pinakikita natin sa TV, malabo talaga yung surrounding natin eh. Pwede ba dito yung cloth na mask lang o yung surgical mask na kulay blue? N95 ba dapat? O pirmi ba dapat eh, N95? Okay. Kahirap-hirap naman huminga kasi Doc sa N95. Actually, ang advice natin kapag specific na volcanic smog ang nasa hangin natin, ang advice is to wear N95 kasi maliliit din ang particles ng sulfur dioxide. Ano? If we're talking about the total suspended particles sa hangin because of the pollution in the metropolis, because of the air pollution inherent in the return of the economy, you know, then yung regular surgical masks na ginagamit natin on a daily basis, even up to now, will suffice. Pwede na yan. Dahil
ano na yan eh, medyo malalaki yung mga particles na nakikita natin sa hangin dito sa Manila. And you can be well protected by using regular surgical mask. Or the cloth mask naman siguro, kailangan na siguro mga more than one layer dapat. Ayan. Basta importante mapalakas natin ang ating resistensya rin. No? Kaya, definitely. Yes, ayan. Thank you so very much, Doc, sa inyo pong paggabay sa aming kalusugan. Yan po naman si Dr. Norman Mendoza. Very welcome. Maraming thank you pong salamat. Thank you po thank sa you. Inyo. Entertainment news na tayo ulit, mga mare. May patikim si global superstar BTS Jungkook sa kanyang upcoming single na 3D. Trending online ang 30-second teaser na in-release ng Big Hit Music. Kasabay ng catchy beat, makikita ang naglalakad si JK habang hawak ang isang sledgehammer. Oh! Sa isang scene, nakikipaglaro siya ng chess. Kakolab ni JK ang American rapper na si Jack Harlow sa single na ito. Wala pang 24 hours, may mahigit 3.4 million views na ang teaser video. Mga kabalita live, nakuha po yan sa Pasig kung saan isinasagawa ang pagtatanggal na mga salasalabat na wiring. No? Ay nako, delikadong-delikado ho yan. At alam nyo na, minsan na nariningan natin, di ba, pagka may mga ganyang salasalabat na kuryente, pinagmumulan ho yan ng mga sunog. Hindi ba? Kaya talaga hong dapat hindi ganyan ang itsura. Di ba? Oo, tama. Samantala, kanselado ang ilang aktibidad sa Socorro, Surigao del Norte. Kasabay ng pagdinig ng Senado, kaugnay sa grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ang latest doon sa balita live ni balitang live ni Marisol Abdurrahman. Marisol? Mark at Connie, kansilado nga ang face-to-face classes ngayon dito sa bayan ng Socorro. Alternative learning muna ayon kay Socorro OIC Karen Jason Sanko. Ang mayor kasi ng bayan ay kasama rin dyan sa pagdinig sa Senado kasama nga ang buong task force katihan. At gaya nga ng inyo nabanggit, pati yung mga aktibidad sa bayan ay kansilado rin bagamat regular ang pasok dito ng mga government at private offices. At para matiyak na ligtas na ang mamamayan, lalo na nga ang mga bata, dahil hindi naman daw alam kung ano mangyayari sa Senate hearing, ay minabuti na nga rin nga nila na wag na muna mag face-to-face classes ngayon. Bagamat wala naman daw na mumonitor na banta, maliban na lamang doon ko net Mark, ano, sa post ng mga ilang miyembro nga ng SBSI na nagpapahayag ng kanyang galit, ay wala naman daw dapat ikabahala. Pero gayunpaman, para makasiguro dahil may mga balibalita raw ayon na dito sa OIC ng Socorro ngayon na isa sa mga whistleblower daw ang nagsabi na they are trained to kill and to be killed. Kaya hindi raw pwedeng balawalain ang mga ganitong mga... Alright. Nako. Ayan, ang, ayun pala ang dahilan. Oo. So may mga banta threat, ng panggugulo. So minarapat na lamang ng kanilang lokal na pamahalaan daw doon na suspindihin muna yung kanilang face-to-face. Correct. Classes. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. Samantala, update naman tayo sa sunog sa isang kasalan dyan sa Iraq. Naku, umakyat na ho sa 113 ang bilang ng mga nasawi. Sabi po ng Deputy Governor, mahigit 100 din ang sugatan. Sa isang cemetery roon, nagsama-sama ang mga kaanak ng mga nasawi para sa libing. Kwento po ng mga nakaligtas, daan-daang tao ang imbitado sa kasal. Nagsimula raw ang sunog ng mamataan ng, o matamaan ng paputok ang isa sa mga dekorasyon sa kisame. Sumasayaw raw noon ang bagong kasal. Pakasaklap naman itong nangyaring to. Kaya nga, sa amin ng mata. Ay, eto, kung napa-aw kayo sa... Paano? Isa pa ulit. Last na lang. Wag last na lang sa aw. Isang beses lang. Isa na lang. Aw! Ay, di ba? Kung napa-aw sila doon sa nagmamahal na presyo po ng itlog. Eto, tiyak mapapa-wow naman kayo sa obra. Wow! Ganun din na. Wow! Wow! Di ba ikaw talaga? Ang gamit kasi nila dyan, Marin Cani, yes, ay tray ng itlog. Ay, ganyan nga. Di ba? Ang talento ni Mark
Marco Vizpocanias, nag-level up daw noong pandemic. Nakita niya raw kasi nakatambak lamang yung mga egg trays sa kanilang bahay. Pero imbis na itapon, ginawa niya yung canvas para sa kanyang paintings. Challenging daw talaga na makabuo ng ilusyon o image dahil sa mga pakurbang bahagi nito. Oo, sabi niya, basura man daw sa paningin ng egg tray, pwede pa rin niyang gawing obra. Ang ganda. Napakita naman niya talaga ang obra. Ano? Nakapag-upscale pa siya. Wow, di ba? Eco-friendly pa. Galing, pinapatan mo talaga yung wow! Wow! Galing, galing. Ayan. Susunod! Hindi talaga magpapahuli ang mga Pinoy pagdating sa sports, ano ha? Fourth place ang Gilas Pilipinas Boys sa FIBA Under-16 Asian Championship sa Doha, Qatar. 16 na kupunan ang naglaban-laban dyan. Dahil sa kanilang panalo, pasok na rin sila sa FIBA World Cup Under-17 sa Turkey sa susunod na taon. Sa football naman, silver medal ang naiuwi ng Arayat Football Club sa La Liga Youth Under-12 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kinalaban nila ang kupunan mula sa Thailand. Good job, guys! Ito, seryosong usapan naman. Dahil ang balita ko po ay arestado na ang pulis na suspect sa pagpatay sa 2 lalaki po dyan sa Barangay Acacia sa Malabon. Sabi po ng ina ng isang biktima, pumasok sa loob ng bahay nila ang suspect at pinagbabaril ang kaniyang anak at 2 kasama. Nasaksihan din daw ng 2 menor de edad niyang apo ang insidente. Dead on arrival sa ospital ang kanyang anak. Dead on the spot naman ang isang lalaki, habang sugatan naman ang babae nilang kasama. Nahulikam ang pagtakas ng gunman na naaresto sa isinagawang follow-up operations. Kinumpirma po ng NCRPO na pulis nga ang suspect. Wala pa rin po siyang pahayag. Inimbestigahan na ng pulisya ang motibo sa krimen na posibleng may kaugnayan daw sa droga. Kung may kasalanan, ikulaw, pero hindi dapat patay ng ganun-ganun lang. Isa pang hindi kagandahang balita ito, balita ako sa Davao del Norte, binugbog umano ng pulis ang isang binatang 19 na taong gulang. Pasa sa batok, likod at binti ang tinamo ng biktima na si Michael Villarosa. Kwento niya, pauwi raw siya mula sa peryahan ng lapitan ni Police Corporal Marjun Pantonyal madaling araw noong September 21. Dinala raw siya sa madilim na lugar at binugbog. Hindi pa doon natapos. Isinakay siya sa patrol car para dalhin sa presinto kung saan muli raw siyang sinaktan. Base sa investigasyon, matagal nang magkakilala at may alitan si Villarosa at ang pulis na si Pantonyal. Nasa restrictive custody na si Pantonyal at isinuko na ang kanyang armas. Wala siyang pahayag. Plano ng pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa pulis. Ito mga kabalita, pagdating po sa pagsagip syempre ng buhay, ang bawat segundo ay napakahalaga. Kaya yung ilang bumbero po dyan sa Brazil, wala hong sinayang talaga na oras para hanapin ang isang lalaking kailangang operahan. Nag-hiking noon sa liblib na bundok sa Rio de Janeiro ang tour guide na pasyente. Maya-maya, may dumating po na helicopter para siya isunduin. Doon na niya natanggap ang balita na pwede na siyang isailalim sa kidney transplant agad-agad. Hindi raw kasi siya makontakt ng ospital. Malaking sorpresa yon para sa pasyente na 9 taon nang naghihintay ng donor. Ang special sundo, itinuturing niya ngayong greatest adventure of his life. Tagumpay po ang kanyang transplant, kaya nako, masayang-masaya din tayo dito. Di ba? Ang galing naman. Tayo. Get well soon, sir. Oo. Sana all. Sana all? Makidney transplant? Hindi, sana all. May ganung suporta okay. Ang gobyerno. Okay. Sige diba? Po. Mga kabalita, aprobado na ng Kamara ang 5.768 trillion pesos na national budget para sa 2024. 296 na kongresista ang pabor, 3 ang kumontra. Bago aprobahan ang budget, sinabi ng House Committee on Appropriations na i-re-align nila ang Confidential and Intelligence Funds o CIF ng ilang ahensya. Gaya ng sa Office of the Vice President at Department of Education. Ililipat ang pondo sa mga ahensyang humaharap sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea tulad ng Philippine Coast Guard at National Security Council.
Sa Senado naman, sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na plano rin nilang mag-reallocate ng CIF ng ilang ahensya. Sinabi naman ni DepEd spokesperson na Michael Poa na rerespetuhin nila ang desisyon ng Kongreso. Sa isang pahayag, pinasalamatan ng OVP ang Kamara sa pagbusisi sa panukalang budget ng kanilang opisina. Handa raw silang ipatupad ang mga programang makatutulong sa buong bansa. Ito yung tungkol ho dun sa nag-viral na video kamakailan. Sinampahan na po ng reklamo ang driver na nahuli cam na naninigaw matapos pumabusinahan sa Cavite. Balitang hatid ni June Veneracion. Kanan ako, ha? Hindi maka-overtake sa sasakyan sa unahan. Ang kotseng may kuha sa dashcam video na ito sa General Trias, Cavite noong Sabado. Ano ba? Hanggang ang paghinto at pagbusina, nauwi sa suguran at sagutan sa daan. Kuhang-kuha ang init ng ulo sa video. Igilidan mo ako, bubusina ka pa. May bata kaming kasama. Sisingit ka. No, sir. Sisingit ka, ba't mo ako bubusinan? Sir, nasa gitna, nasa gitna ka ng dalawang... Hindi, uli na yan. Bumawi na ako sa'yo. Puro ka pa ganyan. Oh, suggestion ko lang sa'yo. Sige po. Huwag kang ganun. Sige po, salamat. Kung sisingit ka, sumingit ka. Sige po. Huwag mo akong anuin. Oh, sir, tama na. Huwag mo ang bulabugin. Para kay Jared Bation, ang driver na inaway ng lalaki sa video, malaking abala raw itong away kalsada. Lumiban pa siya sa trabaho para pumunta sa police station at iba pang lakad na may kinalaman sa insidente. Stress, financially, ano din po, burden siya. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng suspect na si J.R. Cesar. Pero nakapanayam siya sa radio program ni Senator Rafi Tulfo. At doon, abot-abot ang paghingi niya ng tawad kay Bation at sa pamilya nito. At handa raw makipag-areglo. Itinanggi niya ring lasing siya. Galing daw sila ng mga kasamahan sa trabaho. At may nilakad daw kaya wala pa raw silang tulog. Sabi roon ni Bation, napatawad niya ang pagharang sa kalsada pero hindi ang pagmumura ni Cesar sa kanyang pamilya. Pero sa aking panayam, hindi mo tinatanggap yung apology niya, Jai? Hindi po, sir. Kaya tinuluyan ni Bation si Cesar ng mga reklamong oral defamation at grave threat. Po ay pagkakakulong po ng naigit 6 na buwan. Itong oral defamation at yung great threat po ay meron din po yung tukulang parusa na mahigit 6 na buwan na pagkakakulong. Hiling din ni Bation na masuspende o mabawi ang driver's license ni Cesar. Sabi ng General Trias Municipal Police Station, batid na nilang nagtatrabaho si Cesar sa isang KTV bar at may address sa General Trias at Imus, Cavite. Pero hindi pa matuntun si Cesar at umamin sa programa ni Senator Tulfo na hindi raw siya taga General Trias. Pagpunta po ng ating mga investigador, wala po siya sa mga address. Yan ang balita ko. June Veneracion ng GMA Integrated News. Mga mare, priceless ang panibagong achievement ni Blackpink member Lisa. Check, check, check! Ang record-breaking status ni Lisa na na-achieve ang mahigit 1 billion streams sa hit single niyang Money sa isang streaming platform. Sabi ng Guinness, yan ang kauna-unahang K-pop song ng isang solo artist na umabot sa ganito karaming streams. Nirelease ang Money noong 2021 bilang second track sa solo EP ni Lisa na Lalisa. Usapang diskarte ito, mga kabalita. At kung diskarte lang din ako ang pag-uusapan, sigurado akong hahanga kayo sa isang working student mula po sa Apari, Cagayan. Bit-bit po ang mga panindang popcorn. Ayan, pursigidong makabenta po sa kanilang campus ang third year college student na si Brian Gonzalez de Leon. O mas kilala bilang si Popcorn Boy. Kwento ni Brian, naglalako po siya tuwing walang klase para matustusan ang kanyang pangbaon sa eskwela. Ayon naman sa kumuha ng video na si Lander Estrada, bilib daw talaga sila sa sipag at syaga ni Brian na dati na rin daw namasukan bilang construction worker. Kasalukuyang kumukuha ng kursong Industrial Technology sa Cagayan State University si Brian. Kung ano man yung gusto niyong gawin sa buhay, ipagpatuloy nga lang. Kung gusto niyo din mag-business, hindi gawin niyo. Thank you.
O mga mare, mainit-init pa ang balita ko. Tinuldukan na ni Carla Avellana ang usap-usapan na lilipat ng network kasabay ng pagpirma niyan sa kanyang bagong talent management. Ever since naman po, GMA naman po ako, kapuso po ako, 14 years na po. Of course, I would love to say my loyalty is with GMA. Sinabi ni Carla sa contract signing under All Access to Artists o AAA. Nilinaw ni Carla na no bad blood siya sa pagitan nila ng dating manager na si Popoy Caritativo. Muling mapapanood si Carla sa upcoming Kapuso serye na Stolen Life na reunion project nila ni Gabby Concepcion. Pagdating sa issue tungkol sa dating mister na si Tom Rodriguez, say ni Carla na matagal na siyang nakamove on. Kasabay na rin daw riyan ang forgiveness. Masaya at payapa na raw siya kung nasaan siya ngayon. Eto na mga kapitbahay! Hi. Sinong gusto ng ice cream? Eto ho, yun nga lang ha. Eh, gusto mo, Aubrey? Yun lang, gawa sa plastic. Gawa sa plastic. O, ano, Mark? Kakasaka? Ayoko nga. Ay, depende ba yan? Plastic? Oo. O, bakit ako kakain ng plastic? Pero sige, curious ako. Ano bang flavor niyang plastic na yan? Vanilla. Pero yun na nga, unahan na. Uunahan na kita ha, bawal tikman pala yan. Kasi imbensyon yan ng isang biotechnologist mula po sa University of Edinburgh. Balita ko may mga microbe na tumunaw sa molecules sa mga plastic. Yan. Microbes. Pagkatapos, pinreseso ito ulit sa tulong ulit ng bakterya para makapag-produce ng vanillin o yung molecule na nagbibigay ng vanilla flavor. Paglilinaw ng biotechnologist, hindi pa ito tested kung safe for human consumption. Kahit hindi na lang ako kakain. Mikrobyo. Samantala, yan po ang mga balita ko. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Aubrey Carampel. Katrina Son. Sa ngalan ni Rafi Tima, Mark Salazar po, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino. Yes. Oh my God.